kayang-kaya bigyan ng servisyo, magbubunga po. Kailangan natin pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. At wala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang teleradyo. Sumasayaw, ha-ha-ha-ha. Ang katawan ay gumagalaw, ha-ha-ha-ha. Lumembot ka ng tama lang, yumugyog ng sakto lang. Walang labis, walang kulang, kailangan sakto lang. Sakto! Wa-a-aw! Good morning! Sakto! Wa-a-aw! Good morning! Sakto! Wa-a-aw! Good morning! Magandang morning po mga kasato, mga kapamilya. It's a happy Tuesday, July 6, 2021. Kamusta po kayo ha? Ako po ang inyong pambansang millennial plantita, siyang Ami Perez Castillo. Magandang morning, Jeff and Daddy Johnson. Magandang morning, Chang. Gising na po, bangon na po. Para po sa mga naghahanap ng kape, abay timpla na po. Yung mga bibili ng pandesal, bangon na rin po. Sagot na namin ng mga impormasyong inyong mga pakinabangan sa New Normal. Ako po si Jeff Canoy. Magandang morning, Tito Johnson. Magandang morning, Tito Jeff. At syempre, magandang morning din, Chang Ami. Bangon na ho mga kapamilya at may pasok pa rin ho tayo ngayon. Gumayak na ho kayo at baka'y malate sa trabaho, ha? Samahan po muna ninyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan dahil hatid namin ang malalaking balitang nakalat ng buong pwersa ng Teleradyo at ng ABS-CBN News. Ako naman si Johnson Manabat. And hello, hello sa lahat ng ating mga kasatong nakatutok po mula sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Andito po kami ha, ang inyong morning topa na makakasama ninyo sa paghahatid ng mga balita at impormasyon na walang labis at walang kulang. Ito po ang Sakto! Samantala, narito na ang mga saktong balita ngayong umaga. Mga namatay sa bumagsak na C-130 plane na sa Sulu, nadagdagan, black box na eroplano, na-recover na rin. Tatlong magkakaangkas sa motorsiklo patay matapos masalpok ng bus sa Bulacan. Ilang residenteng inilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal, nagkakasakit na. Senador Bong Revilla inabsuelto sa kasong graft. Pangulong Duterte at Senador Bongo inakustahan naman ng katiwalian. At bad news sa mga nagpa-budget sa bahay, presyo ng bangus at tilapia na galing Batangas tumaas sa ilang pamilihan. Sa oras po nating 6:04, simulan natin ang mga saktong balita ngayong umaga. Umabot na sa 52 mga namatay sa bumagsak na C-130 cargo plane ng Philippine Air Force sa Sulu. Kabilang dito ang 49 na sundalo at 3 sibilyan. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, maaliwalas ang panahon na umalis ng aeroplano sa Villamor Air Base sa Pasay City. Wala ring impormasyon na nakompromiso ang kondisyon ng mga piloto. Na-recover na rin ang black box ng aeroplano na makatutulong sa imbestigasyon. Nagtungo naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa Zamboanga City para parangalan ang mga sundalo. Nangako rin ito ng tulong sa pamilya ng mga namatay at nasugatan sa insidente. Samantala, sa ibang balita, 3 patay matapos bumangga ang isang motorsiklo sa pampasaherong bus sa San Jose del Monte sa Bulacan. Yan ang saktong balitang hatid ni Jervis Manahan. Tito Jervis, anong nangyari? Yes, magandang morning sa iyo, Johnson. Sumalpok ang isang motorsiklo na may sakay na 3 sa isang bus sa San Jose del Monte, Bulacan. 2 sa mga namatay na biktima ay mga menor de edad pa. Ayon sa mga nakakita, ay lasing ang mga biktima na sumakay sa motorsiklo at mabilis na nagpatakbo sa Barangay Bagong Buhay 2 sa San Jose del Monte sa Bulacan. Sumalpok sila sa isang pampasaherong bus na biyaheng sa Pangpalay. 17 anyos ang lalaki nagmamaneho ng motorsiklo at 14 anyos lamang ang babaeng angkas sa gitna. Patay din ang 28 anyos na angkas sa likod
na kinilalang si Edward Tan. Ayon sa ina ng babaeng biktima, ay uminom ang kanyang anak at nagpaalam na lalabas. Sinundo siya ng mga kaibigan at saka umalis bago mag-alas 11 ng gabi. Nagulat na lamang siya nang ibalita sa kanya na naaksidente ang kanyang anak at ang mga kaibigan nito at namatay nga sila. Sinugod pa sa ospital ang isang biktima pero dead on arrival din. Ayon sa kapitana ng barangay, madalas talaga na may nagkakarera ng motorsiklo sa kanilang barangay. Nagsimula ito 4 na buwan na ang nakalilipas at madalas naman daw nilang sinisita. Ito ang unang beses na may namatay sa insidente. Sinubukan pa ng bus driver na umiwas sa motorsiklo pero sumalpok pa rin sila. Malakas ang impact kaya naman dead on the spot ang dalawang biktima. Nagpaalam ko sa'yo, ma, sabay ako kasi yung kapatid ko may sakit. O sige, sabi niya, sige nak, umuwi ka na. Tapos nagulat na lang ako, nasenda lang sa cellphone, anak ko nandiyan dyan na. Hindi ko alam na, akala ko kasi hindi ko naman alam, ganyan na pala mayayari. Madalas po, kasi po lagi po kaming naninita dito sa barangay namin. Lagi ko po yung pinapapasok sa bahay nila yung kanin sasakyan. Hindi ko po pinalalabas kasi po sobra pong ingay. First time po na nagkaroon ng ganyan to. Lalo pong kaming maghihigpit ngayon. So as part of SOP natin, siya pa rin po liable pa rin siya ng under investigation pa rin natin the same time siya. Johnson, hawak na ng SGDM Police yung driver ng bus para sa karagdagang investigasyon. Johnson. Maraming salamat, Jervis Manahan. 6:07 po ang oras natin. Samantala sa A. Bonifacio Avenue sa Quezon City, rider po tumama sa nakatinggang water repair project. Yan naman ang saktong balitang hatid ni Liza Aquino. Magandang morning, Liza. Anong nangyari? Tito Jeff, dire-diretso nga po itong motorsiklo na isang rider sa hilera ng mga metal barriers ng ginagawang water repair dito sa Malindang Street, corner A. Bonifacio Avenue. Sugatan ng lalaki matapos na mangyari ang nasabing aksidente. Ayon kay Abraham Agustin, ng Deputy BPSO ng Barangay NS Amoranto na nakakasakop dito sa pinangyarihan ng aksidente, nagtamo ng sugat sa kamay at paa ang rider na si Ronel Roranes na nakatira po sa Camarines, Caloocan. Sa CCTV footage ng Barangay NS Amoranto, makikitang galing ng Maynila ang rider at papunta sa direksyon ng Quezon City. Binabaybay niya ang A. Bonifacio ng bumangga ang motorsiklo ni Roranes sa hilera ng mga metal barriers na nakapaligid dito sa water repair. Bagaman nagtamo ng mga sugat sa kamay at katawan ang rider, ay tumanggi na siyang magpadala sa ospital. Paliwanag umano ng rider sa mga rumisponding taga-barangay, diretso kanyang patakbo dahil hindi niya nakita agad ang barriers na nakapalibot sa water repairs, lalo na wala masyadong ilaw sa nasabing kalsada. Marso pa inireklamo ng mga taga-barangay ang nakatenggang water repairs sa kanilang lugar. At sa katunayan, nasa magit-anim na aksidente na rin ang kanilang naitala sa nasabing lugar sa loob na mahigit 3 buwan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng water service provider hinggil dito sa nangyaring aksidente. Paalala naman ng mga otoridad na maging alerto po sa pagmamaneho lalo na kung madilim ang kalsada upang makaiwas sa anumang aksidente. Balik sa ito, Jeff. Maraming salamat, Liza Aquino. Samantala, 4 ang sugatan sa sunog sa Las Piñas. Yan naman ang saktong balitang hatid ni Andrew Bagawisan. Magandang morning, Tito Andrew. Good morning, Tito Johnson. Nasunog na ang 2 bahay sa loob ng isang subdivision sa Barangay Talondo sa Las Piñas City. Nagtaas ng unang alarma ng sumiklabang sunog sa South Lane Street sa Graymarville Subdivision pasado alas 8 ng gabi. Halos 30 truck ng bumbero ang rumisponde. Naapo lang apoy makalipas ang 1 oras. Bahagyang nasunog ang bahay, nakatabi ng bahay na pinagmulan ng apoy. Napigilang makatawid naman ang sunog sa ibang mga katabing bahay. Nagkagalos ang may-ari ng bahay na si Carlos Lanzona, 27 anyos. At kwento niya, galing siya ng banyo nang biglang magkasunog at kinailangang basagin niya ang bintana ng kanyang SUV para maimaneho ito palabas ng paradahan ng bahay at makapasok pa ang mga bumbero. Wala siyang naisalbang gamit. Nasugatan din sa mga kamay at paa ang 3 residente na tumulong sa kanya sa pag-aapula sa apoy. Inaalam pa ngayon ng BFP Las Piñas ang sanhi ng sunog pati ang halaga ng natupok. Ito, Johnson. Maraming salamat, Andrew Bagawisan. Samantala, nasunog ang bahagi ng SM Cubao kaninang alas 4 ng madaling araw. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy na nagsimula sa ground floor. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog
dahil nahirapang makapasok ang mga bumbero dahil kailangan pang baklasin ang steel gate sa entrance ng mall. Wala namang nasaktan sa naturang sunog. Sa ibang balita, dating pulis na hulihan ng droga sa Masbate. Yan naman po ang saktong balitang hatid ni Jackie Pascual. Magandang morning, Tito Jackie. Magandang morning, Jeff. Arestado ang isang dating pulis sa bypass operation sa Kawayan, Masbate. Ito naturong high-value drug suspect ang naturang dating pulis. Ayon kay Police Brigadier General Junel Estomo, Regional Director ng Police Regional Office 5, nagkasan ang operasyon ng mga pulis laban sa dati nilang kasamahan sa barangay poblasyon. Bumili ng 25,000 pesos na halaga ng droga ang isang posture buyer sa suspect at matapos ang bentahan, huli ang dating pulis. Nasa drugs watch list ang suspect ng PNP at PIDEA. Na-dismiss ang pulis na dating nakadestino sa Southern Police District Drug Enforcement Unit. Nang huli sa dati ng mga drug suspect pero kinalaunan siya na umano ang sangkot sa illegal na gawain. Kumukuhaan niya siya ng droga sa mga drug peddlers sa Masbate City at binibenta sa mga Karatig Bayan. Sa bypass operation, nakuha sa suspect ang nasa 55 grams na hinihinalang shabu na may street value na 374,000 pesos. Nakulong na ang suspect sa Kawayan Municipal Police Station. Balik sa iyo, Jeff. Aming salamat, Jackie Pascual. Oras natin, 6:12, higit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Marikina City. Yan ang saktong balitang hatid ni Lady Vicencio. Magandang morning, Tita Lady. Magandang morning, Tito Johnson. Timbog ang tatlong drug suspects ay kinasang bypass operation ng Marikina City Police sa barangay Malanday. Target ng operasyon ang grupo na minomonitor na dahil sa katalamak nilang pagbebenta umuno ng illegal na droga sa lungsod. Pare-parehong high-value individual ng mga pulis ang mga suspect na sina alias Teng, alias Ronald at alias Shane. 500 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang naibenta ng grupo sa nagpanggap na buyer na naging hudyat para arestuhin sila. Kumpiskado pa sa tatlo ang nasa 70 gramo ng hinihinalang shabu na abot sa 476,000 pesos ang halaga. Inaalam pa naman kung saan galing ang kanilang supply, selling and possession of dangerous drugs ang isinampang kaso laban sa tatlong suspect. Tito Johnson? Maraming salamat, Lady Vicencio. 6:13 po oras natin, nagkakasakit na ang ilang residente sa Batangas na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Sa Tico Elementary School, 33 ang nakaranas ng ubo, sipon at lagnat, kabilang na ang 6 na bata. May mga nakaranas din ng diarrhea, pananakit ng ulo at katawan. Samantala, sinimulan na ang pagbabakuna sa mga evacuees at mahigit 100 ang nabakunahan ng Sinovac sa evacuation center sa Agoncillo habang 50 naman sa Laurel. Dinagdagan na rin ang alokasyon ng COVID vaccines para agad mabakunahan ang mga evacuees. Samantala, sa ibang balita naman po, tumaas ang presyo ng tilapia at bangus na galing sa Batangas. Bunsod ito ng umano'y patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Taal. Sa Kamuning Market sa Quezon City, 20 pesos ang itinaas sa kada kilo ng tilapiang Batangas at bangus. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang basihan ang pagtaas ng presyo at nananawagan sa mga supplier na huwag samantalahin ang sitwasyon. Iginiit naman ng ahensyang ligtas kainin ang mga isdang galing Batangas base sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng tubig sa laat sa Taal Lake. Inabswelto ng Sandigan Bayan sa kasong graft si Senador Bong Revilla kaugnay ng pork barrel fund scam. Sa desisyon ng Special First Division, pinawalang sala ang senador sa 16 na kaso ng katiwalian dahil sa kabiguan ng prosekusyon na makapaghain ng sapat na ebidensya. Muli namang inakusahan ni Senador Antonio Trillanes ng katiwalian sina Pangulong Duterte at Senador Bongo. Sa kanyang vlog, sinabi ni Trillanes na nakuha ng pamilya ng senador ang 6.6 billion pesos na halaga ng public works contract sa Davao City. Pagmamay-arian niya ng ama ng senador na si Desiderio Go ang CLTG Builders
habang half-brother naman ito ang may-ari ng Alfrego Builders na si Alfredo Go. Pero ayon sa Malacanang luma at nasagot na mga akusasyon ni Trillanes, sinagundihan ito ni Senador Go at hinamon ng Senador Trillanes na magsampa ng kaso. Inaasahang lalabas na ng bansa ang bagyong Emong ngayong umaga. Alamin natin ang latest update mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Kasama po natin si Tito Joey Figuracion. Magandang morning, Tito Joey. Magandang morning, Tito Jeff, Chang Ami at Tito Johnson. Sa lahat po ng nakikinig sa atin sa ngayon, sa kasalukuyan ay patuloy na nasa loob ng ating area of responsibility si Emong. At huling namataan yung sentro nito kanilang alas 4 ng umaga sa layong 165 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Although expected na nga ito lalabas ngayong umaga sa ating area of responsibility, pero patuloy pa rin ito na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. At nasa tropical depression pa rin po itong si Emong na kategorya na may taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro, at yung pagbugso niya na ay posibleng umabot sa 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa ilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at mayroon pa rin nga tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes at saan pa rin dyan ang masungit at maulang panahon sa bahagian ng ating bansa. Samantala, ang malaking bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Palawan at Mindoro provinces ay makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan at yung mga pagkilat at pagkulog. Samantala, yung nalabing bahagi ng ating bansa, fair weather condition ang asahan pero may chance pa rin ng pulupulong pag-ulan o kaya naman yung pagkilat at pagkulog bandang hapon o gabi. Meron tayong gale warning sa baybayin dagat ng Cagayan, kasama po dyan yung Babuyan Islands. Kaya naman mapanganib kasama dun yung Batanes area dahil nga under sila ng tropical cyclone wind signal number 1. Mapanganib sa ating mga kababayan doon ang pag-venture o paglalayag dahil posibleng umabot sa 4.5 meters ang wave height. Kaya naman po ipagpaliban muna ang paglalayag at yung ating next update po kay Emong ay mamayang alas 11 ng umaga. Yan po ating latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Joey Figuracion. Maraming salamat po. Maraming salamat, Joey Figuracion, mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Yung telepono nila ng PAGASA, ring ng ring. Makailangan na sagutin dito, Joey. Mga kasato, it's time naman para sa ating trending balita ngayong Tuesday morning. Kung dati, merong Ice Bucket Challenge. Sumali ba kayo dyan? Aba ngayon, sino ba ang inonominate ninyo para sa Ice Bath Challenge? Kakasaka ba sa kakaibang ligo experience na ito? Ang ice bath therapy sa gitna ng disyerto ang latest craze ngayon sa UAE. Ang extreme cold ay nakaka-boost daw ng immunity at nakakapag-promote ng inner strength ayon sa therapy coach. Pakinggan nga natin. The temperature difference increases your immune system. You stress your system for a short period of time, which makes you stronger. So the higher the or the bigger the difference in temperature, the better for your body. Hindi lang daw ito para maibsa ng init ng temperatura, pero nakaka-release din daw ito ng mga anxiety at stress. Tinatawag din itong cryotherapy o cold water immersion na mainam sa muscle recovery. And speaking of recovery naman, si Pope Francis po ay nagpapagaling na matapos naman ang kanyang intestinal surgery. Ayon nga po sa Vatican, nag-respond ng maigi si Pope Francis sa kanyang surgery noong Linggo at kasalukuyang naka-confine ang Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Roma kung saan ginawa ang symptomatic diverticular stenosis surgery. Ito ang unang beses na na-ospital ang 84-year-old na Santo Papa
mula nang mai-elect bilang Pope noong 2013. At lahat nga po tayo ay nananalangin at umaasa na ang mabilis na pagaling, of course, ni Pope Francis. Get well, Santo Papa, sa ating Lolo Kiko. Naku, eh, yun namang binasa mo kanina, Chang, na Ice Bath Challenge. Oo, kaya niyo ba yun? Napakalaking challenge yan, lalo sa mga ginawin. Ah, ako hindi ko kaya yan, ginawin talaga ako. Kaya na ni Tito Jeff yan. Try natin, Chang. Ayun. Ay, mga kapamilya. Hindi mo masabing di kaya pag hindi nasubukan. O, sabagay. Sabagay. So, abangan niyo po ang Ice Bath Challenge na ating Tito Jeff. Yan lamang po kayo, mga kapamilya. Unang bugso pa lang yan ang ating mga saktong balita ngayong Tuesday morning dahil sa ating pagbabalik. Ang ilang pang mainit na saktong issue at balita ngayong umaga, ihatid namin sa inyo, Mia Mia. At abangan din po mamaya sa ating kita tayo ngayong Tuesday morning, pag-uusapan natin kung paano ba mag-survive and thrive ang isang negosyo sa gitna ng pandemya. Dito lamang po yan sa programang nagbibigay ng tamang timpla sa inyong mga umaga. Magbabalik pa rin ang Sakto! Tsang, pagkita natin. Yes, sa Facebook may 2,500 tayong nakatutok. Batiin lang natin si Concepcion Flores at si Luz Viminda Overo Relucio watching from Saipan, Revlon Agustin watching from Macau, at si Lirio Gomez Bautista, pa-shout out daw. Good morning from Tayog Pangasinan naman si Nora Martos Abon at si Maria Gemma Brown. Good morning everyone watching from Berkeley, California, Kapamilya Forever. Thank you po! Kaunting tulong na kaalaman, kapamilya. Alam niyo bang ayon sa DOH, merong proper cough etiquette o tamang paraan ng pag-ubo upang makaiwas na manghawa sa iba? Una, palagi magdala ng panyo o tissue. Gamitin itong pantakip sa bibig at ilong tuwing umuubo. Kung abutang walang dalang panyo o tissue, maaring gamitin ang manggas ng inyong damit o gitang bahagi ng inyong braso, katulad naman ito. Lumayo sa mga tao kapag ikaw ay umuubo. Huwag dumura. Itapon ng maayos ang gamit na tissue. Palaging maghugas ng kamay pagkatapos suminga o umubo. Gumamit din ng alcohol o hand sanitizer. Ito po si Kuya Kim nagpapaalala. Mag-ingat po tayo sa nagpapatuloy na pandemya. Patuloy tayong maghahatid ng mga balitang hume-headline. 40 pamilya ang nawalan ng tirahan. Good news naman sa mga naghahanap ng trabaho. Mga balita mula Luzon. Ako si Julius Baba. Ako si Tony Velasquez. Visayas. Ikan din ni sa Visayas. Ako si RC Dalagas. At Mindanao. Iyo si Jewel Reyes. Ating tinututukan. Headline Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa nag-iisang teleradyo. Gawin nating super Sabaduper saya ang buong weekend dahil sa mga programa ng ating Teleradyo. Mabusog sa maiinit na balita at impormasyon, hatid ni na Julius Babaw at Zen Hernandez sa atin. 6:25 po oras natin, nagbabalik po ang Sakto. Narito na ikalawang bugso ng mga balita ngayong umaga. Isa sa mga huling pasahero ng bumagsak na C-130 aircraft, si Major General Romeo Browner Jr. Sumakay si Colonel Browner kasama ang pamilya niya sa Colonel Jesus Villamor Air Base para sa change of command ceremony kahapon, saka sila bumaba sa Lumbia Airfield. Ang eroplano tumuloy sa biyahe hanggang sa magkaaberya. Narito ang aming panayam kay Major General Romeo Browner Jr. Mag-
Magandang umaga kay Major General Romeo Browder Jr. Sir, pakikwento naman po sa amin yung nangyari kahapon sa inyo pong na-experience sa nag-crash po na C-130 sa Sulu. Yes, magandang umaga, Jeff. So, kahapon, nag-board po kami nitong C-130 at around 6 in the morning. Kasama ko yung aking pamilya. The purpose was for us to come here to Cagayan de Oro City just in time for the change of command ceremony which is happening today. So, mabuti na lang ay bumaba kami dito sa Lumbia Airport at yung C-130 naman natin from Lumbia Airport, they went to Lagindingan Airport to fetch yung mga sundalo natin ng 4th Infantry Division na ma-assign sa 11th Infantry Division. And unfortunately, ito nga ang nangyari, no? On their, as they were landing in Jolo Airport, ay nagkaroon ng aksidente. Mm-hmm. Ano sir yung pumasok sa isip nyo nung una nyo pong nalaman yung nangyari sa aeroplano? Of course, Jeff, ang nangyari ay tumayo ka agad yung balahibo ko, no? Because muntik na, no? It was a close call. Imagine, I was on board that C-130 kasama yung buong pamilya ko. So if that happened earlier, kung nangyari dito sa Lumbia Airport yon, ay naubos kami lahat, no? But by God's grace ay hindi nangyari yon. Of course, malungkot pa rin tayo dahil yun nga, maraming namatay na mga kasamahan natin dito sa Jolo. Sir, anong sabi ng mga kapamilya po ninyo nung nalaman din nila yung balita? Siyempre, na-shock po kami lahat, ano? Na-shock kami because it was a close call. Yung iba sa yung mga anak ko, it was their first time to fly inside a C-130. At siyempre, tuwang-tuwa kami. It was a rare experience for them. But then, because of this unfortunate incident, ay medyo nandun pa rin yung shock sa kanila. Sir, can you tell us more about the last few hours of the plane? Nung nandun po kayo, ano po ba yung mga siguro nakita nyo, naalala nyo nung mga panahon kong yun? So, kahapon, at around 5:30 in the morning, nag-pilot's briefing yung piloto natin, no? At yung co-pilot. At kasama dun sa pilot's briefing, yung prayer. Kasama dun sa procedure yon. So, pilot's briefing, weather update, and then prayer. So, habang nagdadasal kami, ay syempre, ramdam na ramdam namin yung dasal dahil, of course, we were boarding an aircraft and we were praying na maging safe yung aming flight. General Sir, noon hong bago kayo lumipad, anong update sa inyo sa weather condition dun sa pupuntahan po ninyo? Well, yung weather condition was cloudy dun sa Villamor and then dun sa pupuntahan namin sa Lumbia. But that was only as far as what was briefed to me. Opo. So hindi na rin briefing sa akin yung weather update sa Jolo. Sir, dun sa pagbaba ninyo sa Lumbia Airport, kasama rin ninyo ang buong pamilya. Meron ba kayong ibang personal na kakilalang kasama sa flight na dumiretso po doon sa Lagindingan? Well, of course, nakausap ko yung mga piloto at yun nga, yung mga ibang Air Force personnel na sumabay sa amin ay nakita ko sila, although hindi ko sila nakausap, pero nakapag-wave kami, no, sa isa't isa. I am praying na buhay pa rin sila hanggang ngayon, na isa sila sa mga nag-survive nitong aksidente na ito. Sir, lagi na kayong sumasakay ng mga aircraft na ganyan, ano po. Itong huling sakay po ninyo bago yung aksidente, meron ba kayong naramdamang something na parang kakaiba or the usual lang na paglipat? Wala akong naramdaman na unusual, no? Parang normal lang. In fact, the aircraft was okay for me, you know, from my point of view. May mensahe po ba kayo sa mga
pamilya po na patuloy na umaasa na mahahanap pa po na buhay ang kanilang mga kamag-anak at doon din po, sir, sa mga pamilya na mga kumpirmadong nasawi dahil po sa nangyaring crash. Well, of course, nakikiramay kami sa mga pamilya ng mga sundalo natin na nasawi dito sa crash ng C-130 na nangyari kahapon. But at the same time, nagdadasal rin po kami kasama ng mga ibang pamilya na ang mga kamag-anak nila ay isa sa mga buhay, isa sa mga survivors nitong aksidente na ito. Overall, itong 4th Infantry Division po ay nakikiramay sa lahat ng mga pamilya ng mga namatayan. Maraming salamat po. Yan po si Major General Romeo Browner Jr. Sir, ingat po kayo ha. At inyong pamilya rin po. Maraming salamat. Ang atin hong pakikiramay sa mga naulila ng mga sundalong kasamang nasawi dyan sa nagkaadaryang C-130 plane ng AFP. Samantalang oras po natin, 6:32, sa iba pang mga balita, ayon po sa Health Ministry ng Malaysia, may bagong COVID strain na mas peligroso pa sa Delta variant. Ang Lambda strain na unang na-report sa Peru at na-detect kamakailan sa United Kingdom. Sa report naman ng Philippine Genome Center kahapon, wala pang naitalang kaso ng Lambda variant sa bansa. Nakapagtala naman sila ng 2 kaso ng Delta variant sa 2 returning overseas Filipinos na mayroong travel history sa Saudi Arabia. Kaugnay po niyan, makakausap natin ang head ng Vaccine Expert Panel ng DOST. Magandang morning po ulit and welcome back to Sakto, Dr. Nina Gloriani. Kumusta po kayo? Yes. Good morning, Johnson, Jeff, and Chiang Ami. Mabuti naman. Opo, naku, napakarami na ho nating binabantayan na iba't ibang variants ng COVID. Ang balita ho dati, di ba, mabilis na mas nakakahawa ang Delta variant. Kumusta ho ba? Ano bang balita ninyo sa Lambda variant, Dr. Gloriani? Okay. So ngayon, ang tawag sa kanya ay variant of interest pa lang naman, no? Kasi yung variant of concern, talagang maraming behavioral changes yon na yung nakaka-impact sa nangyari transmission, sa vaccine, evasion. Pero ito, variant of interest pa lang, pero sinusundan nga siya kasi, o minomonitor, kasi mabilis yung pagdami ng mga kaso, lalo na sa Latin America. Opo. Compared sa Delta variant, ano pang characteristics nitong Lambda variant, bukod dun sa mas nakahahawa, mas nakamamatay din ho ba, doktora? Merong ganung parang report, pero hindi pa masyadong clear yon kung mas severe o mas nakakamatay, no? Meron lang siyang, kung titignan mo yung naging mutation niya, merong specific part na kagaya nung sa Delta variant pero na iba ng isang amino acid sequence. So, yung mutation nila ay iba-iba talaga, no? Minsan the same position doon sa spike, yung nakatusok-tusok sa virus. Yun lang, isang amino acid sequence pwede nang maka-change ng kanyang behavior, yun ng kanyang characteristic. Pero maraming pa siya ibang mutations. So far, doktora, dito sa atin sa Pilipinas, ilang variants na ho meron tayo? Ilan ang na-detect po ninyo? Well, yung 4 ng variants of concern, meron na tayo lahat noon. Ang pinakamarami, yung beta, then yung alpha. Yung beta, yun yung South Africa, then alpha is UK. And then yung gamma, yung Brazil, and of course yung delta na nadagdagan pa ng 2. Opo. Yun yung concern, VOC. So thankfully, wala pa naman tong variant of interest na to. At yung SETA naman natin, yung sa Philippines na P.3, ay mukhang hindi naman dumadami. May nadadagdag ko minsan na konti-konti, no? Pero hopefully hindi siya magiging even a variant of interest. Oo nga po. Ano po? Doktora, may tanong din sa inyo si Tito Jeff. Ano po? Mm-hmm. Dok, yung Lambda variant, kumbaga yun yung isa sa mga binabantayan lalong-lalo na sa Peru at saka sa mga karatig bansa. Yes. Ay, Peru kung saan may pinakamataas na mortality rate, no, sa buong mundo. Uh-huh. So far, Doc, ano yung basa nila dito sa Lambda variant? Kasi obviously may mga bakuna rin na isinagawa na itong mga bansang ito. Pero kumbaga kumalat pa rin itong Lambda variant na tinatawag. Alam mo, yung pagkalat ay yung talagang hindi nila masubo yung kaya mas maraming mutation sa kanila. Mataas talaga ang kaso nila. Of course, yung marami na mamatay, eh, maybe it has to be explained by some other, ano, nyari, yung healthcare system nila, and of course, sa dami na rin, no?
So, pero ang importanteng malaman natin dyan, hindi dadami ang mutations at ang variants kung nakokontrol ang transmission. So, mataas talaga. Ang Latin America is one of the regions na mataas ng ang kaso ng COVID. So, yun ang parati namin ina-explain. Mas marami ang virus na nagtumadami, yung replicate o nagmo-multiply. Mas mataas ang chance na mag-evolve siya into variants. Yung mutation niya is much higher. So, yun yung dapat. At I think sa Peru, medyo mababa pa ang kanilang immunization coverage. So, Doc, ang talagang punto natin dito ngayon ay hanggat hindi po nababakunahan yung maraming mga tao sa buong mundo, ay nabibigyan po ng pagkakataon na mag-mutate itong virus, no? Yes, well, kailangan talaga yung immunization, pero importante din na masugpo yung transmission. Yun yung minimum public health standards natin. Kasama lahat yan, hindi pwedeng immunization lang. Mm-hmm. E yung effectivity, Doc, ng mga bakuna natin sa iba't ibang mga variant na to? Okay. So far naman, yung mga pagsusuri ngayon, no? Bumababa, pero pag nakadalawa na vaccines, yung naka-second dose, mas mataas yung chance ng protection against the severe form. Of course, yung mild and moderate pwede rin, pero mas maganda ang protection niya sa severe form or even against hospitalization and deaths pag nakadalawa. Nyari ganito, no? 30% nyari ang efficacy pag isa lang ang dose. Pag nakadalawa, aakit yan ng mga more than 80%. Mr. Johnson? Opo. Doktora, paano po yung mga naghihintay halimbawa ng second dose pero delayed ang dating ng bakunang unang itinurok po sa kanila? Hanggang kailan sila pwedeng maghintay for the second dose? Okay, mayroong announcement naman recently ng ating DOH. Napag-usapan naman namin ito ng mga all experts group na maaring mga 3 months hanggang 6 months pero ayaw nating patagalin masyado, no? Pero kasi meron namang explanation na kagaya nung sa AstraZeneca na hanggang 3 months ay pwede, no? Pero yung ibang mga vaccines, kulang ang data nila doon sa ganong interval. Pero based on yung sa immunology na, yung principles, kung pag-aaralan natin yung mga naging ibang experience sa mga vaccines, pwede naman hanggang mga 6 months. Pero 3 months, siguro ang best. So meron tayong as soon as possible. Pinagpe-pray natin dumating ang supplies. Doktora, wala ho bang standard na ika nga ay protocol ang bawat LGU, so ang DOH or IATF sa paraan ng pagbabakuna? Kasi ang alam ko sa Maynila, ang style nila ay halimbawang may supply ng 3,000 doses na isang specific na brand ng bakuna, yung kalahati ang siya munang ituturok at yung kalahati ay irereserba na para sa second dose. Sa ibang lugar ho yata, hindi ganun eh. Ano po? Oo, actually dapat naka-reserve na yung second dose. Kasi ganun ang usapan noon. Hindi ko alam kung paano na iiba yun, no? Pero yun yung unang guideline na dalawang doses na agad ang naka-reserve. Kaya ko ho naitanong yun eh, kasi may mga nag-iintay po ng second dose, pero dahil sa inanunsyo nga ho ni Secretary Galvez na delayed ang dating ng Sputnik V vaccine, eh yung mga naghihintay for the second dose, nagtatanong kailan ang turok ng second dose para sa kanila. Nga, oo. So sana dumating na, no? Meron namang data na hanggang mga 40 days, 42 sure. days. Maganda pa. So ang titignan natin kung baka may mas okay pa na mas mahaba pa. Pero sa ngayon ang malinaw ay mga 42 days na delay ay pwede pa. Opo. Isa na lang ho, doktora, may mga information ho na kahit pala daw yung mga fully vaccinated na ay pwede pa rin palang tamaan talaga ng COVID virus. Yung iba ho'y na napapaisip, ay bakit ganun? Naturukan na ho sila and yet still nagkaroon pa rin ho sila ng COVID. Yan. So hindi naman yata malala, ano po? Oh, hindi. Usually talaga pag nabakunahan, hindi siya malala, no? Very exceptional yung nabakunahan ng full 2 doses ay malala ang kaso o namamatay, no? So yun ang protection naman na sinabi noon pa. Ang protection ay mas mataas sa severe form of COVID kaysa sa mild or moderate. So actually yung maraming naging bagong kaso ngayon ng mga nabakunahan, marami doon ay mild. Opo.
yun hong halimbawa ay fully vaccinated na at nagka-COVID, although mild ang maaring tumama sa kanila, maaari pa rin silang makahawa ng ibang halimbawa ay miyembro ng kanilang pamilya? Actually, ang data na lumalabas ay mas mababa ang transmissibility, ang transmission kapag nabakunahan kaysa doon sa yung unvaccinated na nagka-COVID, yun ang madaming virus na naitatransmit kaysa doon sa nabakunahan. So medyo magandang ano din yun, no? Observation. Kaya importante talaga na kung available naman na ang bakuna, eh magpabakuna na, ano po, doktora? Oo. Saka kung maano mo sa ibang countries, ha? Well, of course, baka dito hindi naman nare-report. Ang mga namamatay, halos 99% ay yung unvaccinated. Ayun. Kaya importante yung bakuna talaga. Opo, opo. Sige ho, Dr. Nina Gloriani, maraming salamat ulit sa oras thank po ninyo. Thank you, Johnson. Thank you po. Thank you sa inyo. Opo, head po ng Vaccine Expert Panel ng VOST, Dr. Nina Gloriani. Thank you. Thank you po, Doktora. Samantala, susunod na ibibida naman ang ating mga kasatong negosyante ang kanilang food business. Una, ang magkaibigan na wala ng trabaho dahil sa pandemya, nakahanap ng negosyo sa isa't isa. At isang healthcare worker na piniling magnegosyo, sabay-sabay po tayong pumita. Abangan niyo po ang lahat ng yan sa pagbabalik po ng Sakto! Chang, pag-iing natin. Marami nakatuto kayo. 8,000 live viewers sa YouTube. Yes. Uy, dami. At almost 3,000 live viewers naman sa Facebook. Sa Twitter, nag-message si Ima Nalien. Pakibati raw si Mrs. Mila Anyoso of Tayabas, Quezon. Isa siyang avid kapamilya. Uy, binababati naman ni Joyce Colliantes Adra, yung mga abangers daw dyan sa NAIA. Mag-iingat kayo, mga kaibigan natin dyan sa Media Affairs sa NAIA Terminal 1. At happy birthday din sa aking kaibigan na si Nancy Yang at kay Rod Magalmo. Happy birthday! Mag-welcome pa rin po ang Sakto! Sakto! May birthday pa rin sa mamaya. Yumugyog ng sakto lang. Walang labis, walang kulang. Kahapi, katuwang ng bawat pamilyang Pilipino. Pinakikinggan ang boses ng bayan mula noon hanggang ngayon. Ang haliging pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, impormasyon at paglilingkod. Kabayang Noli De Castro, magpapatuloy sa paghahatid ng mas pinalawak na serbisyo publiko. Kabayan! Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito sa nag-iisang teleradyo. Pagpatak ng alas 7 ng umaga, bubuhos na ang maiinit na balita. Hinalap sa iba't ibang sulok ng bansa, ihahatid ni na kabayang Noli De Castro at Joyce Balancio Lunes hanggang Biyernes. Nakatutok sa bawat istorya tuwing Sabado at Linggo. Julius Babaw at Zen Hernandez. Teleradyo Balita. Teleradyo Balita. Kaunting tulong na kalaman, kapamilya. Ang bagyo sa Pilipinas dumarating kahit anong buwan ng taon. Ang pagdating naman ng ibang sakuna gaya ng lindol, sunog o pagsabog ng bulkan, hindi rin natin alam kung kailan. At madalas ito'y biglaan. Kaya mahalaga na lagi tayong may go bag sa bahay o sa lugar na pinagtatrabahuan. Ang go bag ay dapat taglalaman ng mga sumusunod. Flashlight, pito o whistle, first aid kit, kamot, face mask at face shield. Inumin tubig, ready to eat food gaya ng biskwit o easy open na delata. Pamalit na damit at hygiene kit. Blanket at tuwalya, photocopy ng valid ID sa iba pang mahalagang dokumento, cash, laminated list of emergency numbers. Maglagay din ng battery-powered radio, extra batteries, power bank at emergency cellphone. At kung may baby sa pamilya, ihanda rin ang go bag na naglalaman ng kanyang special na mga pangangailangan gaya ng diaper at gamot pambata. Ang pagiging handa ang magsisilbing liwanag sa panahon ng sakuna. Maghanda ng go bag para ligtas ang pamilya at ligtas Pilipinas. Babalik
balik sa sakto kung may mga negosyong naghikahos at labis na naapektuhan dahil sa pandemya. Eh, may mga umusbong rin naman po at may mga diskarteng malulupet ang ilan nating mga kasakto na hindi lang nag-survive, kundi nag-thrive pa. Hindi ba kaya mga kasakto may inspiring negosyo story tayo? This morning, ang magkaibigang negosyante na bisita natin ay nawalan ng trabaho dulot ng pandemya, pero nagtulungan para magtayo ng food business na nakatulong para paulit sa iba. Eto mga kasakto, alamin na natin ang kanilang inspiring story ngayong umaga. Let's welcome Gio Castigador mula sa Food PH Manila. Magandang morning, Gio, and welcome sa Sato. Naku, naka-mute si Gio. Gio, paki-check mo nga lang dahil ikaw ay naka-mute. Classmate, ayan. Dito sa may bandang harap nung iyong sa monitor. Paki-check mo. Hello ayan po. Hi, Gio. Hello po. Good morning po sa inyo, Miss Ami, Sir John, and Sir Jeff. Ayan. Magandang umaga rin po sa mga nanonood po. Yes, good morning. Kwentuhan mo nga kami, ano ba ang nangyari? Eh, balita po na layoff kayo, tapos nag-join force kayo ng mga magkakaibigan ba, tama, para makapag-negosyo? Yes po, nag-join po kami para makabuo ng business and para matulungan din po yung mga kakilala naming chefs and cooks para sa mga nawalan po ng trabaho. Kasi yung iba po, mga nasa hotel, nasa cruise ship, so sila po talaga yung isa sa mga tinamaan din po ng pandemya. Tsaka yung mga riders po natin, yun po. Oo, so pa kayong magkakaibigan, ilan kayong nag-social dito? Dalawa po kami po. Ah, dalawa, pwede pa akong sumali po pala. Opo. Dahil kayo ay online food business, nakatulong din kayo syempre dun sa mga, sabi mo nga kanina, yung mga displaced riders, hindi ba? Opo, tama po. Kasi ang goal ko po talaga dito, kaya ako po siya bino, is makatulong po sa mga nawala ng trabaho po. Oo. At anong unang kumbaga ipagkain ang naisip ninyo na gawin? Kasi ano kayo eh, Food PH, di ba? Opo. Nagsimula po kami noon sa cheesecake po ng time ng summer time po, tapos eventually po yung mga chefs and cooks na po nakakilala namin nung kinontak namin. So doon na po nag-start ang pasta po, nagkaroon na rin po kami ng Japanese, nagkaroon na rin po kami ng Korean, ibang-ibang dishes na po na napagsama-sama sa isang online business po na parang one-stop shop na po kung anong klase ang gusto nyo po sa aming meron sa aming menu. Ah, so marami kayong mga pagkain na, ito nga, nakita ko, may pasta, so may mga ganyan, may mga Japanese. Ito naman yung pasta na salted egg pasta. Yes po. Tama ba? Oo. Eh, parang tinitikman na ni Johnson at saka ni Jeff. Eh, today daw pala is National Fried Chicken Day, kaya ibitan niyo naman ang inyong fried chicken recipe. Ano naman ang meron kayo sa manok? Ang chicken po namin, best seller po namin yung yangnyeom, yung orange chicken, yung soy garlic. Wow. Opo, yung mga nasa inyo po, ang pinadala po namin. Quarter leg like po siya na boneless nasa part. Nasa isang box. Ah, at may ebidensya, nabawasan na ng mga anak ko. Sana po nagustuhan ninyo po yung pagkain po. Nabawasan na eh, nakita ko eh. Oh. Bukod ay, ganun. Doon yung chicken katsu. Yes po, meron din po. Yan po is binababad po namin ng ano yung mga flavored chicken po is nakababad po yan for 6 hours plus 8 minutes po i-deep fry. May tamang process po, may tamang pag-deep fry and may tamang minutes din po. Oo, ay kailangan lahat ng yan eh. Saktong-sakto lang dapat. Eh saan ba pwede kumorder ng inyong negosyo? Ay, inyong pagkain. Inyong negosyo tuloy. Pwede rin naman po kayo magpunta sa Facebook page po namin na which is Food PH Manila or kung sa cellphone number naman po, pwede po kayong kumontak sa 0927-560-4536. Naku eh, ang daming natakam bigla doon sa fried chicken, ano. Well, para naman ang paborito natin, ano. Gio, maraming salamat. Thank you po, Miss Ami. Manila, sa mga pa-sample na ipinadala niyo sa amin, paano ba kami makakapag-diet niyan? Eh, parang takam na ako doon sa pasta. Maraming salamat, Gio! Ang diet, sinasabi mo, Chang.
Oo, wala tayong diet diet sa umaga talaga. Ito namang next nating negosyante, mangga ang napiling inegosyo, pero hindi lang ordinary mangga, kundi yung kinatawag naman na pickled mango. Magandang morning kay Christian Rosario at kay May Pascual mula sa Chef Pam Pickled Mangos. Welcome to Sakto! Good morning! Morning! Good morning! Naku, bakit ito naman ang naisip ninyong inegosyo? Ito ba yung recipe ng inyong lolo't lola? Kasi ang nanay ko, ang galing gumawa ng ganito eh. Naisip namin yung negosyo yan dahil sinuggest ng mami ko. Kasi ano? Nag-isip kami kung anong pwedeng ilagay sa jar. Yun, sinuggest ng mami ko. Apo. Oo. Hindi ba medyo mahal ang puhunan sa ganito? Kasi may jar, syempre, di ba? Yung mangga kasi depende sa season. Minsan talaga mahal talaga siya. Minsan medyo mura. Kaso kami na yung nag-a-adjust. Oo. Para... Talaga din sa panahon ngayon kailangan magaling ka mag-adjust eh. Di ba? Balita ko kayo ay nurse pareho tapos eh nagnegosyo kayo. Eh natuloy niyo pa ba yung inyong pag-nurse? Right now, kaya naman pagsabayin. Right now, I'm reviewing and upgrading my skills in nursing para makafocus ako sa pickled mango. Oo. Eh si Christian, meron ka bang maibibigay na kita tayo tip sa ating mga kasatong nanonood ngayon? Siguro isang pinakamagandang tip na pwede natin ibigay sa mga viewers natin is huwag kayong matakot magnegosyo. Huwag kayong matakot sumubok ng bago. Oo. Kasi doon natin malalaman kung okay ba siya or kikita ba siya or yun, parang try lang ng try hanggang sa makamit natin yung success. Yes, at saka huwag matakot na magkamali kasi kasama talaga yun eh. Yes, totoo po yun. Mahabang mga testingan, trial, tapos diba after a while naman, makukuha mo. Mapaperfect mo rin siya, yes. Totoo yan, Christian. Basta-basta kailangan sa panahon ngayon eh. Hindi uso yung nag-give up ka kaagad, di ba? Totoo po yan, ma'am. Parang sa love yan, bawal gumive up agad. Ha? Natawa kayong dalawa. Saan kung pwedeng umorder nitong inyong, parang pamis-asim na manggang ito. Ayan. Available siya sa mga online shopping platforms. Pwede rin kayong mag-order sa mobile number 0917-301-8297. Meron din kami sariling website, www.mypesoland.com. Ayun, ako yung kaibigan. Dapat waiter, mahilig sa ganito. Magugustuhan niya ito. Maraming salamat, Christian and May. Thank you, ma'am. Mula sa Chef Pickled Mango at sa inyong padalang pa-sample sa amin. Mamaya, titikman ko yan. Thank you and good luck. O mga kasakto, eto na. May oras pa tayo para sa ating paboritong palaro. Eto ang ibigay mo na 2.0. Nakamute pala ako. Bigay pa naman ako sa ibigay mo na 2.0. Ang maglalaro para sa speedrun edition kung saan bibigyan natin ng 1 minute ang player ay si Grazel Pulyeza. Zel, ready ka na ba? Zel! Yes, sir. Good morning po! Morning. Mga assistant. Ready sino mga assistant mo dyan? Kaway sa atin si Ate. Kailangan yung monitor niyo maliwanag para hindi kayo nakakarinig ng mga ibang bagay. Mm-hmm. Ready na. Kamute naman yung tubo namin. Ayun. Okay. First item, champ. Ang unang item, magsisimula ang timer natin pagkabanggit ko ng unang item. Kaya ibigay mo na, Zel, ang laundry basket. Laundry basket. Totoo, laundry basket na to. Narinig ng tama, ha? Nakita mo yan na nung isang linggo. Wala magdadala ng magnet, ha? Ayun, walang labada. Next po natin, payong. Payong! Saya-saya na atin, Zel. Ano po, ma'am? Payong! 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 Payong!
Inaabangan ni Agot kasi ibro. Oh, Ate Sel, very good. Ang third item natin, punta kayo sa ref. Magdala kayo sa amin ng gulay, kahit anong gulay. Punay gulay ng gulay! Pula. Sinulid na pula. Nasa lata ng biskuit yan. Parang nasa harapan lang ang sinulid ah. Oo nga eh. Nakita ko nga eh. Ayun! Oh, very good. Mukhang pinaghandaan talaga ni Ate Zel ang ating palaro. Congratulations, Ate Zel. Kompleto mo ng tama ang apat na items natin. Kaya may regalo kayong 2,000 pesos worth of grocery products. Congratulations. Wow, thank you po. God bless you sa lingan ni Ate Zel. Kami babatiin kang mabilis, Ate Zed. Agos po, yung babatiin ko po sana yung mga kapatid ko magbe-birthday next week, si Cheche, Cheri Lulosa Gutalado, tsaka po si Patrick Janulesa. Tsaka po yung birthday namin, o nanonood po sa akin. Tsaka po yung mga kamatano ko, Pulyesa, Gutalado, Gawaran, Oray, Enriquez, lahat po sila. Prepared si Ate Zed. Prepared. Ate Zel, thank you. Pwede na pong lutuin ang malunggay. Thank you. Oy, pahabol lang daw na pagbaten na laging nakatutok sa atin si Jay Vargas at ang kanyang pamilya. Thank you po ha. Mag-iingat po kayo mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa amin, sa mga nagbe-birthday ho ngayon. Happy birthday. Samahan po ninyo kaming muli bukas. Ako po si Johnson Manabat. Shoutout po sa 8,500 live viewers natin sa YouTube at sa 2.5 live viewers sa Facebook. Kita-kits po ulit bukas dito sa programang nagbibigay ng saktong timpla sa inyong mga umaga. Ako po si Jeff Canoy at happy, happy birthday! Oh, okay. Kabayan! Happy birthday! Birthday, kabayan ha! Yun ang balitang impormasyon na walang labis at walang kulang. Ako po ang inyong Chang Ami Perez Castillo at kayo'y tumutok sa Sakto! Sakto! Hindi ka ba yan? Happy birthday! Para sa SOS Sakto on stage, please welcome R&B singer Eseka. Lang yung mugyog ng Sakto lang. Nabang usapan na natin to, kaya ako sa'yo ay litong lito. Alam mo naman ako seba, kailangan mo patanungin. Bakit kailangan ko paharapin at tayong kailangan ko lang alamin. Kung ikaw may masaya o gusto nang mawala, dahil ang gusto ko lang naman sa atin ay huwag mo na sanang ikumpara yung ating nakaraan. Huwag na sana matingnan dahil ikaw at aking kailangan ko na mahangkan. Siguro ito ang kwento ko, bakit nagkaganito. Alam mo naman na siguro ito sana'y tanggapin. Harapin ano man ang dumating, mananatili pa rin para sa'yo lang sinta. Sama sa lahat ng panahon. Hindi lang pagbabalita o pagbibigay ng impormasyon. Mahalaga din ang public service. Napakalaki palang challenge. Makakabangon po tayo. Magpukul kayo ng panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Kakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan na pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kapamilya. We are grateful. Walang mo sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Teleradyo.